Magandang araw mga kachani. Nandito na naman ako. Nagpabalik. Para sa pagtuturo ng computer. Sa araw na to, tatakil natin ang paano mag-assemble ng isang set ng unit ng computer. Isa-isahin natin i-assemble ang monitor, yung case niya, at saka yung mga alipores na naandyan sa nakikita nyo. Maya-maya, i-explain ko din kung ano-ano mga pangalan nila at saka kung ano yung mga purpose nila. I-differentiate ko din yun sa inyo kung ano ba dapat ang gagamitin. Kasi meron dito yung UPS, AVR, at saka isang SSD or HDD. Saan pinakamaganda dyan? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Tapos, para dun sa mga, para ito sa mga ano, baguhan na hindi marunong sa computer, para magkaroon sila ng kahit kunting knowledge lang, para please hindi sila matatakot hawakan yung computer, kasi yung mga iba dyan, nagko-computer-computer lang, pero hindi nila alam yung mga functions ng mga computer. Ang alam lang nila yung mouse or keyboard, headset, yun lang ang alam nila . So ngayon, yung sa mga walang alam, baka pag mapapanood nyo to, edi baka magkakaroon kayo ng knowledge pagdating dito at hindi kayo matatakot na hawakan or kulakutin. Oo, kulakutin. Kulakutin din. Kukulangutin. Kulakutin pala. Oh, yan. So, mag-umpisa na tayo. I-explain ko na sa inyo kung ano-ano yung mga gamit. Para dun sa mga baguhan lang ito, ha. Para dun sa mga walang alam sa mga computer. Ay dun sa mga expert na, huwag nyo nang panoorin to. Kasi baka mabuboard lang kayo. Start natin. Ang una kong i-introduce ay yung pinaka-familiar talaga. Ito. Monitor. Ito ang monitor. Siyempre, dito ka manonood . Monitor. Yung outside muna, ha? Monitor. Ayan, ito. Ito mga cables ito. Ito, keyboard. Keyboard. Simpleng ano lang yan. Deluxe ang pangalan. Mouse. Kailangan yan. Mouse, siyempre. Hinawakan yan parati. Hinawakan yan. Anong parating hinawakan? Pwera lang sa dun sa... ano? Basta. Tapos ang mouse. Headset. Headset. Or... mamili kayo speaker, pero para sa mga may internet shop, syempre ito ang ginagamit, headset. Speaker, pang personal lang ito, pang personal lang yan, pang office yan. Lagay muna natin ito dito. Tapos UPS or ABR. Dalawa ito, UPS or ABR. Tapos exhaust fan, SSD or HDD. Syempre yung RAM.
apat yan, 32 gig para medyo mabilis naman ang function niyan, para bibilis yung ano mo spec. Yan. Isa yan sa magpapabilis sa computer mo. Tapos pag mahilig ka sa games, ito rin, video card. At saka gaganda yung spec ng ano mo, ng computer mo pag meron yang video card. At saka yung takbo ng games mo, yan ang function ng video card. Tapos power supply. Yan, power supply. Ang power supply natin is standard ito eh. O, ilang watts ba ito? Nasa 300 watts. O, 300 watts. Nasa 300 watts. Pinaka ano lang to. Mura lang na ano to, power supply. Tapos, may mga itong mga wires na ito, may mga function ito. Yan, yan yellow, yang red. Sa susunod, itatakil ko yan. Eh, sa ngayon, ang objectives muna natin is paano i-assemble ang isang unit ng tabletop computer. Yan muna ang objectives natin. Tapos, syempre, yung ano pala, yung cable ng ano power supply ng monitor. Ah, power supply. Tama. Basta yun na yun. Para andar yung monitor. Ito ang kailangan. Papuntang kuryente. Tapos, cable na naman tayo. Sa cable, para hindi kayo matakot na hawakan yung mga piyesa ng ano, piyesa ng computer. Ito, SATA cable. Dito magdudugtong yung HDD. Ito HDD or SSD. Ito, dito yan magdudugtong papuntang motherboard. So, ang cable, VGA cable. Maraming cable ito. Ito yung cable na papuntang monitor to motherboard ng panel, board panel. Ito. Ito ang ano niya, function niya. Advice ko sa inyo, mas maganda yung original ang gagamitin nyo para ang kuryenteng papasok sa kanya is buo, hindi putol-putol. Kaya mas maganda yung heavy duty. Ganito. Tapos, ito din. Ito. Power cord. Ito rin. Kailangan original din. Heavy duty ang gagamitin nyo kasi kuryente yan eh. Dapat maganda yung flow ng kuryente na papasok sa monitor to board panel dito sa motherboard. Ah, hindi pala, mali. Motherboard, dito pala. Mali na lang tayo. Dito. Monitor to power supply. Ito yan, dito. Mamaya, ano ko rin yan mamaya. Nagkamali tayo. Sorry lang. Tapos, syempre, yung pinaka-importante din dyan is yung motherboard. Siya yung mother sa lahat. Syempre, kaya nga motherboard eh. Nasa loob nito, ang processor. Mas maganda yung processor, yung pinakamagandang processor na latest, mas maganda. Pero hindi ko na lang iano sa inyo para hindi ahaba ang usapan natin. Yan. Nandyan sa loob ng heatsink pan. Itong heatsink pan. Yan. Nasa loob siya.
ano pa. Tapos mga volts, ito yung mga volts, volt ito ng mga ng motherboard, at saka volt din ito ng power supply, volt ito ng exhaust fan. At higit sa lahat, ang pinaka importante din, kailangan meron kang Phillips screw. Yan, kahit yan lang ang ano mo, yan lang yung gamit mo, okay na yan. Mai-assemble mo na yan lahat, kasi para dito sa mga bolts na ito. Ano pa ba? So, ngayon, i-explain ko na naman. I-explain ko sa inyo tungkol dito sa dalawang ano na ito. Sa dalawang bagay na ito. Kung alin ang pinaka-the-best. Kasi para sa akin, ang pinaka-the-best, syempre, para sa lahat din yan eh. Ito, SSD. Itong pinaka-latest eh. Itong ano na ito, HDD na ito, makaluma na ito, pero still ginagamit pa rin kasi nga mura. Mura siya. Ito kesa dito. Ang ginagamit ko talaga ito rin kasi mura 'to eh. Makamura ka. Pag ito, kaso nga lang medyo matakaw ito sa kuryente. Kasi nga medyo ano din siya. Tapos itong SSD, ano to? Tingnan nyo naman kung gaano kaliit. Ibig sabihin yung mga chips dyan, mga maliliit. While dito, malaki. Ibig sabihin, mga chips dito sa loob, mga malalaki din. Ganun lang yun. May ano to sa loob, may disk. May disk yan sa loob. Well, ito, ano lang, ang ano lang to dito, mga chips lang na maliliit. Kaya mas ano siya, mas makatipid siya sa kuryente kasi maliit lang dumadaloy na kuryente sa kanya. Well, dito malaki. Malaki ang dumadaloy. Meron pa siyang disk sa loob na tumatakbo yung disk Medyo ano yun, medyo maano siya. Medyo matakaw siya sa kuryente. So, napaliwanag ko na sa inyo ng nang medyo maliwanag ba? Kung maliwanag. Pati isa pa pala, compare dito sa dalawa, kung ito ang gagamitin nyo, medyo bibilis yung spec nya, bibilis yung start up, diba? Pag mag-open kayo, bibilis ng bahagya, bibilis yung pag-open, while ito medyo maglo-loading. Yan. So, para sa akin, ito na lang. Kaso nga lang, mahal. Mahal talaga siya. So, okay na. Paliwanag ko na sa inyo ito ng mabuti. Pero, ang gagamitin ngayon natin, ito lang muna. Ito, hindi ko ito masyado ginagamit. Kasi nga, mahal. Sayang din. Pero, nasa inyo yan. Kasi nga, ito talaga ang pinaka the best. Second, explain ko sa inyo ito headset, ito speaker or headset. Siyempre, pag computer shop ang gamit nyo or gusto nyo private yung pakikingan nyo, headset kayo or computer shop. Ito, headset naman, speaker naman, yun lang, siyempre, para sa akin, pagtatagal yung headset na ito sa tenga nyo, masakit na, mainit. At saka isa pa, meron siyang mic. May mic siya. Yun ang kinaganda ng headset na ito. While itong speaker na ito, wala tong ano, walang mic. Siguro, pagkakausapin mo yung tao, punin mo to. Kaya ganun.
Hindi, wala yung mic eh. Pang ano lang yan, pang music. While yung headset, syempre may mic yan. Oh. Okay na. Para sa akin, syempre gusto ko headset. Ah. Next, itong dalawa na to. Ito ang ano na to. Dalawang importante din. Yung UPS or yung ABR. Siyempre, kung gusto nyo makatipid, ABR. Kasi nga, yung ABR, mura. Nasa, ano lang ata ito, nasa 300 plus. Ganun. Mura siya. While kung i-compare nyo dito sa UPS na ito, mahal. Ang bili ko nito, nasa 2,000 plus. Pero, mura na yan. 2,000 plus. Ito na yung pinakamura. Kasi nga, ang purpose nito, explain ko din mamaya sa inyo. Yun nga, mura yung itong ABR kaysa sa UPS. Kasi ang purpose naman kasi nito, itong ABR na to, supposed to be controlled A. Oo, ito nga yung pag may pumapasok na kuryente, nagpa-fluctuate. Ito ang gamit. Ito yung nagko-control ng kuryente na hindi madadali yung board ninyo, motherboard, mga chips dyan, kung ano man dyan. So, ito ang kailangan. Pero, syempre, kunin nyo yung, ano, yung pinaka-maganda na ABR o pinaka-the best. Yan ang purpose nyan. Eh ngayon, meron pinaka-mas maganda dito. Ito na yon, UPS, para mas maprotektahan yung unit ninyo pagdating sa kuryente. Kasi nowadays, ngayon, ang daloy ng kuryente medyo nagloloko. Kumbaga sa lalaki, babaero. Meron dyan, ganyan eh. Oh. So ito ang kailangan natin. Pinaka the best talaga ito sa akin. Pinaka the best ito, tested na ito. Kasi nung una yung ito pa lang ang gamit namin, parating nasisira yung ano, yung unit ko. So problemado talaga. Eh nung nagkaroon ng budget, ito na ang binili ko kasi ang purpose talaga nito is protektahan talaga yung ano niya, piyesa niya sa loob. Tapos ito kasi ang kinagandahan dito sa UPS na ito, meron siyang sariling battery sa loob at pinipigilan niya yung daloy ng kuryente na papasok sa loob na hindi pwedeng susobra. Kung ano yung daloy niya, kung ano yung pasok ng kuryente niya, yung labas niya, yung inililabas niya na kuryente, ganun lang. Ganun lang yung bigay niya. Hindi na siya lalampas. Halimbawa, 220 ang voltahe ng kuryente natin. So, hindi na siya magbibigay ng 230. Hanggang 220 lang yan. Yan ang kinagandahan nito. Tapos, pag magpa-fluctuate ang, ang kuryente, hindi maapektuhan yung units nyo. While ito, pag nagpa-fluctuate yung kuryente, sumasabay din yung kuryente na binibigay niya sa unit. Ito, standby. Yung kung gaano kadami, kung halimbawa number 1 lang yung kuryente binibigay niya, ganun lang din yung ano niya pag nagluloko ang kuryente natin. Ganun lang ang ano niya, ganito ang purpose niya. Kaya masasabi kong maganda ito kasi protected ka talaga, para kang may kulambo. Ganun. Tapos ano pa, dito na tayo. Ito, gaya nga sinabi ko kanina,
itong power supply na ito, pagpapasok ang kuryente dito ng 220 volt, ang labas niya puros maliliit na lang na kuryente ang ibibigay niya. Kaya nga may mga purpose ito. Pero saka na lang natin itatakil kasi mahaba ang ano nito. May mga purpose niyan. Ang bigay niya nasa 12 volts, 3 volts. Yun ang mga, yun lang ang bigay niya. Hindi na siya magbibigay ng 220. 220 volt. Yan, may mga purpose yan. Ito para ito sa mga sa papuntang HDD or SSD. Ito naman papunta sa motherboard, 24 pins ang tawag dito. 24 pins ang tawag diyan. Kung maano nyo, mabibilang natin 24 yan lahat, kaya ang tawag diyan is 24 pins. Same lang ito doon sa ano, doon para ikakabitan yung ano, yung SSD or HDD. 4 pins. Yan, doon yan sa motherboard, 4 pins. So, yun lang. Yan. Para lang po sa mga ano, ha, baguhan na gustong matuto mag-assemble, na natatakot maghawak ng mga piyesa, baka masisira. Kasi nga, syempre, maselan talaga itong ano, itong computer set na ito. Konting ano lang, maliliit kasi mga chips niya, kaya maselan siya. So, ito exhaust fan, para yung init ng loob nitong ano, init ng loob nitong nasa loob ng case, na syempre iinit man yan kasi may mga chips yan nasa loob na iinit yan. Ngayon ito ang purpose niya is yung hangin sa loob, yung init niya ilalabas niya. Ito ang purpose yan. Ngayon RAM, random access memory, yan ang medyo ano din to, magpapabilis din sa spec niya. 2 gig yan isa. O 8 gig, meron tayong 8 gig na kasi apat. Ito din video card, in-explain ko na yan kanina. So ano pa ba? Na. So mag-umpisa na tayo. So napansin nyo mga kachani, medyo lumuwag yung table natin kasi nga mag-aayos na tayo eh. At saka para gaganda yung ano, flow ng pag-aayos natin. Ang tinira ko na lang muna is yung motherboard. Bundle yan, motherboard bundle. At saka power supply. So, unahin natin yung titirahin is kahit alin dyan sa dalawa. Pwede rin unahin natin to. Unahin natin to. Ganun lang yan, kasimple o. Oh. Pasok lang yan dito. Sa loob. Yan, iset nyo talaga. Yan, iset nyo yan. Kasi pag nakaset na yan, saka na gagamitin itong apat na bolt. Ganyan. Nakaset na siya. Nakaset na yan. Kita natin. Para dun sa mga baguhan ito, ha. Tignan nyo mabuti. Ilagay itong unang bolt. Ito. Ayan. Kailangan swak na swak ng paglagay nyo. Yan, swak. Ito din. Mas maganda i-set nyo muna yung isa. Pag nakaset na yung isa, higpitan nyo ng konti. Bagya lang, Yan, tapos yung next. Ito, yan. To be followed na yung
dalawa. Oh, mas maganda i-ano nyo na ganyan. Depende na yun sa diskarte ninyo. Oh, basta may pasok nyo lang. Oh, yan. Tapos pag mag-ano kayo ng bolt, kailangan tingin nyo medyo matigas-tigas siya. Huwag nyo ipilit. Lagyan nyo muna ng ano, kunting exhibition. Yan, para mag-swak. Oh, yan. Oh, ito. Yan. Oh, okay na. I-check nyo. Yan. Oh, mahigpit na. Huwag nyo lang masyado higpitan. Yung bagya lang yung higpit. Oh. Kasi hindi naman yung tatakbo. Oh, yan. Bagya lang. Oh. At importante dyan, oh, hindi na siya gumalaw. Oh. Yan. Tapos, itong mga wires na ito, itabi muna natin. Itabi muna natin to. Pero itong isa, kasi ito, para ito sa HDD. Oh, ilagay na to dito, iset up na to dito sa loob. Nakikita nyo ba? Yan, iset up na yan dito sa loob. Yan. Tapos itabi nyo muna tong mga wires para kasi ang next natin ilagay yung motherboard. Yan. Ganyan na natin. Oh, nakikita nyo? Gilid natin, ganyan. Oh. Ayan, nakikita nyo? Oh, pinailaw muna ng commander ko yung ano, yung cellphone niya. Yan. Ang next ay itabi muna natin tong mga wire na ito para hindi sagabal sa paglagay natin ng board. Motherboard. Kung nakikita nyo, ang motherboard. Ito. Yan, isang bundle yan. Pag masiraan kayo ng motherboard, bumili kayo ng ano para bundle na lang kung para sure kayo. Kasi pag bibili kayo ng bundle, ano na yan, buo na. Nakasalpak na yung processor, heatsink pan. Yan, nakasalpak na yan. Ah, ito pala. Hindi ko pala na-explain kanina. Dito ang laga. Kung maalala nyo, dito nakalagay yung apat na RAM. Tigto 2 gig yun isa, di ba? Oh, dito nakalagay. Dito sinasalpak yung apat na RAM. Yan. Tapos, dito rin nakalagay yung video card. Yan. Ito lang i-ano ko sa inyo, i-explain kasi dito lang naman ang useful. Ito lang ang useful. Ito lang ang ginagamit talaga na yung kanina. Yan. Tapos dito pala nakasalpak yung ano, yung SATA cable papuntang HDD. Yan. So, salpak na natin. Bubuelo tayo, bubuelo. Tingnan nyo ah, kung paano. Igilid muna siya. Igilid. Yan. Para maganda ang pagkasalpak. Tapos, ito, unahin nyo tong ano nito. Back panel. Yan. Yo, yan, unahin nyo tong isalpak para maganda talaga yung ano niya, yung pagkasalpak. Push nyo konti. Yan. Yan. Push konti para magano siya, mag-set siya. Kailangan tignan nyo muna yung mga wires niya kung may naipit ba o wala. Kasi pag may naipit na, lagot kayo. Bibili kayo ng bago. Eh, joke lang. Eh, tignan nyo muna. Oh, yan. Tignan nyo yung ano, yung traces ng ano, kung saan ilagay yung volt. Oh, medyo sentro na, di ba?
Oh, yan oh, sentro na kung oh, saan nakalagay yung bolt. Yan. Yan. Yan, sentro na. Ngayon, dito naman ang ito naman ang trabaho ngayon ng ano mga volts na ito. Para syempre oh, gumagalaw 'yan kung hindi mo kailangan kung hindi mo lagyan ng mga bolt. Oh. Oh, lagyan na natin ng isa-isa. Yan, lagyan natin ng isa-isa. Oh. Para mas maganda ay lagay niyo muna siya diyan. Tapos mas maganda yung ano yung Phillips screw niyo may magnet. Mas maganda 'yon para hindi pag once isalpak niyo 'yan ganyan, oh, hindi siya matatanggal. Oh. Ba? Oh, di pag iganyan niyo hindi siya matatanggal. Oh, ilagay na natin, salpak na natin doon. Yan, konting ano lang, konting ganyan, hipit. Konti lang muna. Ang tip na ibibigay ko sa inyo, huwag nyo muna siya ihigpit. Kailangan lahat ng mga bolts nakasalpak siya. O, nakasalpak yung lahat ng mga bolt. Tapos gaya ng sinabi ko, ang bolt naman pag tingin nyo pag mas huwag nyo pilitin. Balik kayo sa dati, tanggalin nyo ulit kasi baka masira yung thread niya. Yung thread nito. Kung hindi ito masira ang thread nito ng ano, yan ang masira. Ito, ito. Yan, ang thread niyan masira. So, dapat dahan-dahan lang. Huwag nyo pilitin, ha? Para hindi masaktan. Okay. Oh, yan, lagay na natin. Yan. Well, tandaan mga kachani, huwag muna ihigpit. Hayaan muna natin matapos lahat, mailagay lahat. Tapos saka na natin ihigpit. Higpitan. Yan. Yun. Yan. Tapos ito. Yan. Last. Pinaka-last na bolt. Lagay na natin yan. Yun. Pag mailagay na natin lahat, nakaset na siya, wala nang aberya, saka na natin higpitan. Isa-isa. O yan. Dalawa. Tatlo. Saan pa? Apat, lima, anim, pito, walo. Oh. Okay. Ngayon, yung mga wires naman ito. Kasi may mga may wires din itong case na ito eh. Ito, dito. Ito, may wires yan. May mga functions pa rin yan eh. Yung lagayan ng memory card, yan. Ito, may wires to, yung on nya, yan. Ito, may wires yan dito. Dito natin ilagay yung USB, yung headset nya, ganun. Andito ngayon ang mga wires nya. Ito, ito. Dito ngayon, nakaset sa loob. Set na yan sa loob. Makikita nyo ito dito. Yan, yan. Ito yung ano. Yan, yan. Nakikita nyo ba? Yan. Nandyan yung on. Nakalagay din din yung sa may USB yan. 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 Dito naman, nandito yung USB, yung audio, yan, mababasa nyo yan, may pangalan nyo yan, ito o, oh, nakita nyo, USB, hindi kayo malito dyan, hindi kayo malito kasi may pangalan yan. Tapos, pag medyo malito din kayo,
meron kayong makitang ganyan o, yung mga ano dyan, mga lagayan yan, ito, mga pins na yan, yan, sa taas, lima, lima man yan o, sa apa, sa baba, apat, para ma, ano kayo, makasiguro, tignan nyo yung, ito niya. Diba? Itong taas. Ito yung taas. Nakikita nyo, lima. Yung sa baba naman, apat lang ang ano, mapapasukan niya. So, ibig sabihin, tama yun. Ito. Apat. USB yan. Ito naman, pakita ko sa inyo, itong sa bandang ganito, oh, itong violet na ito, yan, audio yan. Malalaman nyo din kung audio yan kasi nga, tingnan nyo, sa nakikita nyo yan, is zoom mo yan. Sa nakikita nyo ito, itong violet na ito, yung medyo sa second to the last nya, nasa taas, sa top, walang pin. So, yung itong sa USB, hindi nyo siya maipasok dito. Pag ma, baka mali, kasi malito talaga kayo. Kasi parehas yung saksakan ng audio tsaka saksakan ng USB. Malito kayo niyan. So, pinaka easy way, tignan nyo yung saksakan niya. May nakita kayo, oh, 'di ba? Yung sa bandang taas niya walang pin. Second to the last, wala. Ito, oh, nandito yung ito yung taas. Wala din pin yung second to the last niya. Tapos yung sa baba, lahat occupied. Occupied yung papasukan niya. O, lima. So, kasi wala siyang pangalan, no? O, tingnan nyo, wala siyang pangalan, di ba? Hmm. Pero dito, meron siyang pangalan. Sa baba, bandang baba niya, o. May pangalan siya, Ojo. Yan. So, ibig sabihin, ito na yon. Para makasiguro tayo, ilagay natin na. Ilagay natin. Yan. Ika, para maayos. Taas mo. Ika nga. Yun. O, pumasok. Diba? Ito yung audio. Audio yan. Tapos, kung maalala nyo kanina, ito, oh, dito na, ito yung sa mga memory card, ito yung card, sa mga card, ito yun, ito ang saksakan niya, meron siyang saksakan ng 4 pins, so saan to dapat, nandito, ito, sa nakikita nyo, ito. One, two, three, four. Yan, dyan, yan. Dito yan. Saksak natin. Yun. Saksak na natin. Next ay yung USB. Ito, USB. Yan, USB. Saksak natin yan dito. Kahit saan dyan, USB din man ito. Tatlo na ito, USB yan. O, sa nakikita nyo sa baba, USB nakalagay. So, ilagayan natin dito. Ito naman sa power. Yan. Ilagayan natin yan mamaya. Unahin muna natin yung USB. Yan. Naisalpak ko na yung dalawang USB. Yan, naisalpak ko na yan.
Yan. Oh, ang function niyan ha, yung mga wires niyan is nandito. Ito ang ano niya. Ito yan, magpa-function yan dahil dito. Ito. At ito rin. Yan ha. Ngayon, isalpak naman natin itong sa may power. Ito. Nakaset na yan. Oh. Ngayon, paano nyo malalaman na tama yung pagsaksak nyo? Gaya ng sinabi ko kanina, meron siyang isang hindi, walang ano, walang papasukan. Naka ano siya, naka blank siya. Para malaman, para hindi malito. Tapos, makikita nyo din sa saksakan niya. Oh, ito, 2, 4, 6, 7. 7 siya. 7 yung masasaksakan sa kanya. Sa taas naman is 2, 4, 6. So, yung isa ang wala. Kasi nga, wala siyang masasaksakan. Ngayon, makikita natin ito sa saan natin isaksak. Ito, sa nakikita nyo is, yung baba niya is, bilangin natin ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, so 7 yung baba. Yung baba niya is 7. Tapos, yung taas niya is, bilangin natin yung taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 6. 6 ang sa taas. Yung sa bandang third to the last. O, yan. Third to the last. Ano to? Oh, parang merong ano, plastic. Tanggalin muna natin. Baka makasira ito. Kalimutan ko yung tools. Kachani, nandun sa taas. Kaya ito na lang ang gamitin natin. Dapat aware kayo sa nakikita ninyo kasi baka konting ano lang madadali ang ano nyo, baka mag-ground. Yun, natanggal na natin. Ano kaya ito? Parang insekto ah. Plastic nga, baka mag-ground siya kachani. Kaya tinanggal natin. So, tuloy na tayo. Isalpak na natin ito. Sa nakikita nyo kanina, yung sa baba niya is 7 pins yun kanina. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung taas naman ay 6. O, 6 yan. Salpak na natin. Pwede nyo makita. Ako na lang. Kasi kitang-kita ko eh. Basta in-explain ko naman kanina. Kaya nasa inyo na yan kung paano nyo. Itong ano ko, para hindi kayo matakot galawin yung loob ng unit na yan. Kung may mga computer kayo tapos takot kayo, magtawag pa kayo ng technician. Sayang din yung ano no, magkano ang bayad ng technician ngayon. Diba? Ito, basic lang ito. Para hindi kayo magkaroon, hindi kayo maging ignorante. Next naman ay, lagay natin itong exhaust fan. Dito yan. Lagay na natin. Lagay muna natin ito. Pwede muna. Ito muna ah. Ito muna, yung mga wires niya pala. Yung mga wires. Kasi nailagay na natin, di ba? Oh. Yung ground pala. Yung ground. Kalimutan natin yung ground. Ito, ground ito. Dito ito, banda. Ito. Yan. Yung dalawa yan. Wala namang ibang mga dalawa na yan. Yan. Next. Itong dito na ngayon mag
magpa-function tong 4 pins. Itong 4 pins dito ito. Dito oh. Ito nakikita nyo, apat din ang ano niyan. Box niya oh, 1 2 3 4. Oh, dito 'yan. Ilagay natin 'yan diyan. Yan. Sapak natin. 'Yun oh. Makikita niya tumutunog siya oh pag nakasalpak na nang mabuti oh. Oh. Tapos next ay ito. 24 pins. Sige nga, bilangin nga natin kung 24 pins nga. Ah, bilangin natin na 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Oh, 24 nga. 24 pins, mga kachani. So, hindi ako nagsisinungaling pala. 24 pins siya. Oh. Yan, saksak na natin dito, oh. Ito yung saksakan ng 24 pins niya. Ito nga, oh. Yan, saksak na natin. Yan. Yung pagsaksak nyo, medyo harsh. Oh, harsh. Yan. Oh. Kailangan ano talaga siya, dikit talaga kasi nga ito nga minsan dito rin nagloloko. Hindi umaandar yung ano niya, fan niya, yung dahil dito yung board niya hindi umaandar dahil dito, kulang yung supply niya dahil dito. Kaya minsan nagloloko, kaya ipitan nyo ng mabuti. Ito din, ano pala to? Ground din ito. Lagyan natin to dito. Tapos, ipabi muna natin itong mga wires na ito. Yan. Ito pala, extra na ito. Extra. Kung masira ito, itong isa, magagamit din nyo ito. So, itabi na lang natin to. Oh. Sa nakita nyo, binalot ko na siya. Oh. Binalot ko na. Yan. Oh, ilagay na natin dito. Itatabi natin. Yan. Next. Ang ilalagay na natin ay ito. Exhaust fan. Yan. Paano natin malalaman na exhaust fan ito? Kasi dalawang function ito eh. Ito ang function nito, itong area ay itong portion na ito dito, hihigop yan, hihigop siya ng hangin dito ang palabas. Oh, medyo madumi pa oh, kasi ginagamit to eh. Oh, dinisassemble ko lang para lang sa tutorial na ito. Oh, yan, medyo madumi pa. Kaya pasensya na kayo mga kachani. Ngayon, malalaman nyo kasi kung saan ang harap. Ito ang harap. Ito naman ang likod. Yan ang purpose niya kasi. Ihigop siya. Dito ang labas. Ito ang labas ng hangin. Yan, dito ang labas ng hangin. Ngayon, pwede nyo rin siyang iharap. Ganyan. Para mahanginan yung parts ng board niya. Pero sa ano ngayon, sa tutorial natin ngayon, kailangan natin para hindi mag-standby yung init niya sa loob, kailangan ito ilabas siya dito, ilabas yung init ng loob. Ito ang purpose niya. So kabit na natin. Ayan. So, ito na ngayon ang kailangan, yung mga bolts niya, apat. Ilagay mo muna yung isa, ilagay niyo muna yung isa para hindi mahirapan. Hindi pwede isabay. Para may hawak sa kanya, unahin muna yung isa.
Next. Tatlo na. Ayan. Kung mga baguhan dyan, kung gusto nyo matuto talaga, panoorin nyo to. Kasi basic talaga to para sa mga baguhan. Yung mga takot na magkulikot, kulakot, kulangot, ano ba yan? Matawag dun sa term na yun. Sensya na mga kachani, hindi tayo Tagalog. Tagaliig tayo. Yan. Oh, yan. Yan. Malapit na, malapit na. Kailangan mahigpit tong ano na ito. Paghigpit nyo ng mga bolt. Kasi pan ito eh. May puwersa itong pan ito, kaya dapat may fit. Ngayon naman, ito nakita nyo yung 3 pins na yan. Dito yan mga kachani. Ito. Nakalagay may 3 pins. Tapos, para hindi kayo magkamali sa paglagay, may guide yan. O, dito sa portion na ito. O. Yan o. Yan. May sungay siya o. Para hindi kayo magkamali, hindi magkabaliktad yung paglagay nyo, may guide yan, ito. Malalaman nyo yan. Dito rin, o, sa nakikita nyo, dito, ito yung guide nya. Yan. So, ilagay na natin. Yung guide nya, o, sa baba, o, nasa baba. Yung guide, hindi siya sa taas. So, sa baba, ilagay natin sa baba. Yan. Yan. Okay na. May exhaust pan na tayo. Oh. Ngayon, ilagay naman natin yung dito naman magtatrabaho ang apat na RAM na ito. Ilagay na natin. Isa-isa lang. At ano pala? Ang paraan ng pagpapalagay, paglagay ng RAM na ito, may guide din yan, oh. May nakita kayo, yung butas na yan, oh. Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, dito sa bandang portion, sa right side na ito, makita nyo, maliit yung, ano, maiksi siya, kesa dito sa bandang portion na to, mahaba. Yan. So, nakikita nyo, mahaba, oh. Yung ano gold niya na may mga ano kung ano-ano man yan. Yan. Dito naman maiksi, dito mahaba. Yan ang guide para maipasok niyo yan dito. Makikita niyo naman dito. Ano mo? Oh, so nakikita niyo yan dito. Yan. Yung bandang mahaba is nandito sa taas. Yung bandang maiksi nandito sa baba. Yan. Tapos, yung nakita nyo na ito, itong guide na ito, ito yan. Yan. Ito yung guide. Kaya siya nilagyan ng ganyan para hindi malito yung sino maglalagay niyan. Yan. So, ilagay na natin. Isa-isa, isa-isa lang muna kasi isa lang naman talaga dapat ang ano natin, kamay. Dalawa pala tayong kamay pero hindi pwedeng dalawa yung kamay natin pero hindi pwedeng one at a time lang. Oh, yun. Oh, sige. Tapos sa nakikita nyo, pakita ko pala, ibaliktad natin. Ganito, ganito yung yung paraan ng paglagay. So, yan, ibaliktad natin na. Kung papasok ba siya o hindi, ibaliktad natin yung baba. Ilagay natin dito. So hindi siya pumapasok, hindi siya papasok. Hindi.
O, tingnan mo, sa nakikita nyo, gumagalaw, oh. O, hindi siya pumapasok. Kasi nga, oh, yung guide niya, oh, yun, nandito sa baba, ito naman yung guide nito, nandito sa taas. O, hindi sila magka-match. Ang gagawin natin, ganun, oh, dito, dito, ganyan. Yan, ganyan. Yun. Okay na. Yan. Tapos, kasi syempre, hindi pa yan totally nakapasok. Hindi pa yan totally nakapasok, oh. Oh. Yan, hindi pa yan totally nakapasok. Gagawin natin, i-push natin yan. I-push ng bahagya lang. Wag naman yung push. Parang tutulak ka ng tao. I-push mo lang ng bahagya at para lang makapasok siya. Tutunog yan. Tapos ito, oh, gagalaw yan, tataas yan, ganyan. Pag ipupush mo. Oh, push natin, ha. Nakikita nyo, tumunog, di ba? Oh, sa nakikita nyo kanina, di ba? Ito. Tumaas to. Kusang tataas to pag once makapasok na itong ram na ito. Na, ngayon, bumaba muna siya kasi nga walang laman yung ano niya. Wala siyang ram. Ngayon, pag ipasok nyo yung loob, tataas yan. Maglalak siya ng kusa. Oh, gagawa na. Sunod na naman natin. Ito, pangalawa. Ganun din yung ano, same lang yung ano, ha? Same lang yung gagawin. O, push na naman. Di ba? Tumutunog. O, parang crunchy. O, yan. O, tumaas din siya. Naglalak. Nagkukusang lock. Nagkukusa siyang maglock. O, yan. Yun, pangatlo na naman. At, yung ano pala, may tip din ako na ano, dapat huwag niyo hawakan to, itong bandang ano, maselan yan eh. Pag may makapasok lang yan na maliit na bagay or dust lang yan, eh magluloko na yung ano nyo, magluloko yung unit nyo, kaya kailangan dapat malinis yan dito. Ang ginagawa yan ng iba, ini-eraser yan. Alam nyo yung eraser ng kahit yung eraser ng ano, yung Mongol na lapis, yun, erase nyo yan para malinis siya, parang ano, wala siyang nabatawag dyan, yung dumi, smooth siya, para hindi mag ano, hindi magluloko yung unit nyo. Ilagay na natin ito, ang pangatlo. Ilagay na natin yung pangatlo. Same pa rin, ha, same pa rin, nasa baba yung pinaka ano, maiksi yung gold na man color. Yan. O, pang-apat na. Yan, pang-apat. Yan, tumunog. O. See? Clear na lahat. Apat na siya. Apat na yung slot niya. Next naman. Anong gagawin natin next? Ay, dito naman tayo sa video card. Ito, video card. Yan, ito na naman yung function natin. Ayan. Ito naman, kailangan to. Ganon din, same din. May guide din yan, no? Oh, may guide. Hindi mo pwede ibaliktad yung paglagay mo dyan. O paano, may guide dyan. Yan, may guide dyan siya. Tapos, ganun din, maselan din yan. Kailangan, wala siyang medyo, ano, walang maiwan na mga madumi dyan para hindi rin magluko. Same pa rin. So, ipasok na natin. O, may guide din ito. O, ito. Yan. Ito yung lock. Pasok na natin. Oh, lagay natin ganyan. Yan, oh, nakita nyo, oh, may guide siya. Oh, nakita nyo itong butas na ito, may guide.
Hindi siya ano, meron siyang ano dito. Ito yung maliit, ito. Ito yung mahaba, oh, ito na. Tapos ito din yung lock. Oh. Pag once ilagay nyo tong video card na ito, tanggalin nyo muna yung lock. Ano nyo muna. Slide nyo muna. May iba-ibang mga lock yan. Pero ito, dito sa unit na ito, pag ganito yung lock niya. Yung iba naman, pataas, parang ganito. Nilalock siya. Pero ito, pag ganyan ang side niya. So, ipasok na natin. Kailangan, ito siya, itong portion na ito, itong ano na ito, nakaswak talaga siya dito. May butas yan, para dito. Yan, nakaswak, dapat yan. So, ilagay natin. Yan, o, yan. Yan. O, ngayon, pumasok na siya ng bahagya, di ba? Oh, so wala nang aberya, kailangan maganda yung pagpasok niyo diyan para hindi siya masira kasi siyempre maselan din ito. Kailangan ng ano, maglagay ng mabuti. Mabutihan talaga yung paglagay, di ba? Oh. Yan. So the next thing is i-push niyo yung bahagya katulad sa ginawa niyo dito sa RAM na ito. Oh, i-push siya. To. Yan. Push. Yan. Oh. Yan. Ngayon, malalaman nyo yan siya kung hindi siya papasok. So, pag hindi siya papasok, ibig sabihin, hindi siya fit. Hindi ano, meron siyang sagabal. So, kailangan nyo hanapin kung bakit hindi siya pumasok. So, sa ginawa naman natin, pumasok siya, ibig sabihin, fit siya, di ba? Nailagay siya. So, ang gagawin natin, ang next is, ilock na natin to. Ito, nakita nyo itong puti na ito. Ilock siya, para hindi basta-basta makawala yung video card. O, lock. O, yan. Ilock na siya. So, fit na siya. Yan. Oh, sa nakikita nyo, di ba? Fit na. Ngayon, ang next naman natin gagawin kasi nakasettle na tayo dito sa ano, sa motherboard. Lock pala. Lagyan natin ng lock ito. Itong video card na ito, may lock yan. Oh. Lock. Yan, lock. May lock siya. Next. Ito na naman. Ang HDD. Ito lang gagamitin natin kasi medyo mura to eh. Although medyo ma-access siya sa kuryente. Pero wala eh. Pinoy. Doon tayo sa mura eh. Kasi wala pang budget masyado. Kaya ito na lang muna. Yun. Salpak na natin. Yan, ito may ano yan, may guide na yan. Salpak natin yan. Yan. Uy, teka lang. Set ko muna ng maayos itong wire na ito. Tapos, ilagay. Yan. Yan. Swak. Tapos, ito, dito na naman magka... Ito naman ang function nitong wire na ito. Ito. Sa nakikita nyo, itong ano na ito, itong portion na ito dito, ito ang sasaksak natin dito. Para siyang L, oh. O, diba? May ano sa baba. May parang, ano ba tawag dyan yung ano sa baba? Parang harang or kung ano man yan. Para lang hindi, ang pagkaalam ko, para lang sa akin. Ang pagkaalam ko para hindi malito yung sino maglalagay. Kasi pag wala yan, baka malito. Kaya siguro, sa pagkakaalam ko lang, nilagyan siya ng guide. Guide ang tawag dyan eh. Guide ang tawag ko dito. Ewan ko lang kung anong tawag dito sa iba. Ibang technician. To guide yan. Yan.
Tapos sa nakikita nyo itong mga gold-gold na yan. Yan o, mga gold-gold na yan. Nasa baba. Kita nyo, ano mo? Yan, gold-gold na yan o. O, ito. O, yan. O, nasa baba, di ba? Nasa baba yung gold. Ibig sabihin, kailangan nasa baba din siya. Hindi mo pwede ilagay yan sa taas. O, kasi hindi sila magmamatch. O, nasa taas na ang gold. Itong gold na ito, kung anong, ano yan. Basta, yan yung ano, kung saan dadalo yung kuryente. Yan. O, kaya siya nilagyan ng guide para yung iba na walang kaalam-alam, hindi malito. O, pasok na natin. Yan, ipasok na natin to. Pasok na natin. Tapos, bahagya lang yung ano nyo, yung pag-push. Yun. O, diba? Pumasok, ibig sabihin, tama yung pag, ano, paglagay natin. Yan. Sa nakikita nyo yung isa dito, bakit wala ito dito? Dito na ngayon ang magpa-function yung ito, SATA cable, sa sinabi, sa inano ko kanina. Dito ngayon magpa-function ang SATA cable. Ngayon, sa nakikita nyo ito, meron siyang guide. May guide din yan. O, same thing dito. O, sa nakikita nyo, may guide din yan. So, doon nyo ipasok yung guide. Para hindi kayo malito. Hindi nyo pwede iganyan yan, itaas. O, hindi papasok yan. Kasi yung guide nya, nandito. Tapos yung guide naman nito, dito. So, dapat, parehas yung guide. O, diba? Nakita nyo, may guide siya. O, ilagay nyo yan dito. Ipasok nyo yan dito. Push nyo ng konti, bahagya lang, para hindi masira. O, yan. Tapos, yung pag-ayos-ayos nyo, huwag yung rough. Dapat, kulang ang pag-ayos nyo para hindi masira yung gamit ninyo. Kulang, para lang kayo naglalaro. O, tapos, dito naman, yung ano nya, yung isa, yan, may guide din yan, oh. May guide. Dito nyo ngayon yan, ipasok. So, yan. Kahit saan dyan, okay lang yan. Kahit saan dyan. Ilan ba ito? Ilan to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kahit saan dyan ilagay nyo, parehas lang yan. Magpa-function din yan. Ngayon, sa nakikita nyo, may guide din yan. Oh, nakita nyo, di ba, may guide. So, doon nyo ilalagay ngayon yung papasok ngayon yung may guide din dito. Para hindi kayo malito at hindi masira yan. Oh, so, pasok na natin. Kahit saan. Oh, pwede ko ilagay dyan. Oh, ilagay. Oh, pumasok siya, di ba? Yan, pumasok na. Next. Ano naman ang next natin? Kasi pa, nakasettle na siya lahat, no? O, wala na tayong gagalawin. Yan. Nakasettle na siya. Ang loob niya is settle na. Ang next naman is cable. Yan. Ito ang gagamitin natin, mga kachani, kasi maganda ito. Sa ngayon, dito muna natin to ilagay kasi nag-tutorial tayo eh. Diyan muna natin to ilagay. Tapos, ito, saksak natin sa kuryente. Go. O yan, kachani, nakasaksak na. Inuna ko muna para walang sagabal. O may power na ito ng kuryente. Sa nakikita nyo, i-on natin ha. Yun, naka-blue siya. O nakasaksak na yun mga kachani. Next is
Mamaya na yung power cord. Iwan muna natin ganyan mga kachani. Kasi maglalagay tayo ng ganito. Monitor. Dito na ngayon magtatrabaho ang VGA cable. Saksak natin to. Dito. Sa nakikita nyo mga kachani, yung saksakan ng VGA cable niya is isa lang. Yung ibang monitor naman kasi may mga HDMI tsaka yung tatlo yun, mga high tech na yung mga saksakan. Ito sa monitor ko, isa lang yung monitor, yung saksakan niya. Yan, so isaksak natin to dito. Yan, bagya lang yung pag-push, tapos ilock nyo, ilock. Tapos dito kami. Dito nyo ngayon yan isaksak sa may video card. Pero pag wala kayong video card, meron din siya, yung motherboard niya, meron siya dito. O, merong saksakan. Pag wala kayong video card, ito naman kasing video card, papaganda ito sa games eh. Kasi, syempre, yung mga naglalaro ng internet, gusto nang maganda yung ano, games. O, so, dito, meron tayong video card. Dito nyo ilagay. Kayo naman, kung mahilig kayo sa games, syempre, kailangan nyo ng video card. Para maganda yung paglalaro nyo. O yan, lock natin. Monitor to video card na ang VGA cable. VGA cable ang tawag dito. Next is syempre, kailangan nyo itong power para magkaroon ng power ang monitor. Dito yan. Saksakan niya dito. Ito. Yan. Yan. Saksak doon. Tapos, saksak siya sa kuryente. Dito na ngayon, sa UPS. Yan. Saksak natin. O yun. Yan. Yan ang ano niya. Yan ang nagko-control sa kuryente. Yan. Okay. Next is power cord. Ang gamit naman ng dito. Dito yan. Unahin muna natin to. Saksak natin to dito. Sa UPS. Yan. Matigas ah. Virgin. Yan. Oh. Next is ito. Dito yan sa power supply. Power supply yan. Pasok na natin. Yan. Yan na. May power na dumadaloy doon. Next is headset. Headset. Yan. Yan. Yung headset naman, oh, may ano dyan, may corresponding yan. Ito yung color red, dito yan sa color pink. Always talaga yan, pag meron kayong makitang color pink or kung red yan, ito talaga, dito talaga yan nakasaksak. Yan. Tapos sa nakikita nyo, meron yan siyang ano, yan oh, may logo yan nakalagay oh. Pang speaker at headset. Ito naman, yung black. Always talaga yan dito. Kasi itong pink naman kasi, pang headset. Ito naman, speaker.
black. Next is, tapos na tayo sa headset ha. Tapos na tayo. Tapos na tayo dyan sa headset. Malapit na tayo matapos mga kachani. Konting tiis na lang. Matapusin tayo. Pero maganda ito kasi para malaman nyo na ganito lang pala kung paano mag-assemble. Next is mouse. Dito nyo ngayon yan isaksak ang mouse. Dito. Kahit saan dyan, basta may makita kayong USB. Yan, dyan, dyan isasaksak. O, saksak natin. O, yan. Yan, dyan, yan yung ano. O, saksakan. Next is yan. Keyboard. Kalimutan ko. O yan, keyboard. Yan. Saksak na natin. Yan, saksak. Kahit saan din dyan. O, parehas lang yung USB, ano niya. Saksakan niya. Next is, wala na. Okay. Mga kachani, dito na. Focus na dito. Go. Okay na mga kachani. Sa nakikita nyo, may power na siya. Meron ng ano, nailagay na natin lahat. Yan, nakaset na siya. Headset. Monitor, may power na yung monitor. Yan. Nakaset na. Tapos, gagawin natin ngayon. Tingnan natin kung mag-on siya. I-on natin ha. Yan. Wait, wait lang. Wait, wait lang. Oh, yun! Sa nakikita nyo, nag-on siya, di ba? May power na. Oh. Yan. Starting Windows. Oh, starting Windows na siya. Yan. Wait, wait lang tayo. Yan. Okay na. Naka-ano na siya. Yan. Mag-refresh kayo. Dapat yan i-refresh. At yan. Okay na. Wala na. Okay na mga kachani. So, kung nagustuhan nyo, mamaya, wait muna. May advice ako dun sa mga ano, sa mga baguhan. For sure naman siguro, nakuha nyo anong tutorial ko kanina. Imposible naman hindi nyo nakuha kasi step by step yun, di ba? Ganun na lang. So, kung nagustuhan nyo yung tutorial, nabulol tuloy ako. Kung nagustuhan nyo yung tutorial na ito, paki-like and subscribe. At kung hindi pa kayo napagala sa ano ko, tutorial ko, edi subscribe nyo na. So, ganun na lang mga kachani. Maraming salamat and hanggang sa susunod. God bless Philippines.